construction ng condominium sa Gibraltar Road, Baguio City. Dahil sa panganib na dulot nito, pinatatawag din sa sesyon ng Konseho ng Baguio ang kinatawan ng kumpanyang may hawak sa proyekto. Narito ang report. Marami nang naperwisyo ang ilang beses na pagguho ng bahagi ng Gibraltar Road, Baguio City dahil sa konstruksyon ng condominium. Wala sila sa ayos. Ma'am, perwisyo po. Mag-iisang taon na naman, aabuti na naman magtagulan yan. I think itong road na to, eventually impassable na yan. Inayos na ang pagkakatakip sa gumuhong bahagi. Tanong ng marami, ano ang tugon dito ng pamahalaang lungsod? Sa resolusyong ipinasa ni Councilor Edgar Avila, pinatitigil nito ang konstruksyon ng condominium dahil sa panganib na hatid. We would like to inquire into what they really intend to do. And if there are violations along the way, then we will take action on that, including stopping the project, cancellation of the permits. Bukod pa sa pagguho ng lupa, issue din ang bilang ng mga punong pinutol, hindi sapat na supply ng tubig para sa 400 units ng condominium at kakulangan ng sapat na paradahan. We're not here to harass them or to coerce them into doing something. Kaya lang, a lot of the residents have been complaining that the city government is not doing anything about yung destruction ng road, destruction ng environment. Hiling din na muling pag-aralan ang construction permit na inisyo ng City Buildings and Architecture Office o SIBAW. Nakasaad doon na anim na palapag lang ang ipinapagawang condominium. Dapat din daw magsagawa ng panibagong soil at iba pang test. Sabi ng kapitan ng barangay, bago sila naglabas ng resolusyon bilang pahintulot sa proyekto, tiniyak nilang may mga kaukulang dokumento ang kumpanya. Hindi naman ganong maraming nagreklamo ng direkta sa amin dito. Nagsasabi lang kung ano ang ginagawa ng barangay. Kami naman hindi kami natutulog. Inimbitahan sa sesyon ng Konseho ng Baguio sa Lunes ang sinumang kinatawa ng Mega World Corporation na may hawak sa proyekto, kapitan ng barangay at iba pang kinatawan mula sa mga sangkot na tanggapan ng gobyerno. Sabi ng isa sa mga inhinyero ng proyekto, bagamat wala pang natatanggap na imbitasyon, handa silang humarap pero lang tanungin tungkol sa patong-patong na issue, hindi na ito sumagot. Apektado na rin ang tagtuyot ang mga palaisdaan.